Ninja brought all the captives back to Zion. Kaya pag nagbigay sa ating kapatid, hindi talaga tayo makaganti. Amen. At ang Diyos po ang nagtutusto sa kanya. Kaya sabi ko, kung ang lahat po na mga tumatanggap ng mensahe na mabuting balita ng paghahari ng Diyos kapatid, ang ating pong buhay hindi pagkukulangin. Kasi tayo po, ang ating duty, mamuhay lang. Pag may dumating dito na Elias, pag may dumating dito na kapwa, pagkainin mo lang naman kahit wala ka ng pagkain para sa iyo. Pagkatapos yung nandyan, hinanda mo, huwag mo sabihin, umuwi ka na sana kaya para may pagkain, ako hindi. Wali sabihin mo, sige, dalhin mo. Ay, tuwang-tuwa sila. Eh? Lalo. Para patunayan po na hindi tayo nag-aalala. Tayo dito, kaya po ang sabi, magtira tayo dito, hindi lang isang araw. Kung kaya nyo lang, basta kayo mamuhay lang ng ganitong buhay. E kanina kapatid, bless na bless yung ating kapatid na Adventist doon sa ganso. Sabi niya, grabe, kaganda ng garden. Kasi, ang isip niya, ang puso niya, buhay na buhay. Kuta, doon lang ang buhay. Doon ka sa ano, nag-aalala ka kasi bumibili siya ng okra, bumibili siya ng kamatis, bumibili siya ng mga nakita niya dyan. Sabi niya, kasarap talaga na may tanim. Pero ang tanong, bakit nandun ka? Kasi po, hindi tayo nagtiwala sa Diyos na pag dito tayo mabubuhay tayo. Amen. So salamat yung ating pong mga gulay-gulay dyan na patubuin pa yan ni Yahweh ng Huwebes, Biyernes, Sabado o ministerial pa sa Sabado. Kailangan po mapakain natin sila ng mga pagkain natural. Naubos na ba ang ating mga bunga sa produkto sa garden? Sa buong isang linggong pista? Ay, ito ba? Hindi pinagkulang. Sabi ko na eh. Hindi po pinagkulang tayo. Pero kung atin po yung pinreserve kapatid sa ating sarili, kabulukan, kamatayan. Pero kung atin akong ipagkaloob, ipagkatiwala sa Diyos ang ating alalahanin tungkol sa mga bagay, makikita natin katulad ng balo. Hindi ka maubusan, hindi ka matutuyuan ang Espiritu upang patuloy na makita ang mga gawa ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos kung paanong magpala ang Diyos sa kapwa sa pamagitan mo. Ako kapatid, wala ako, ako'y mahirap. Pero hindi ako pinagkulang ng Diyos na magpala sa marami. Amen? Salamat sa buhay na binigay niya. Ito po'y buhay ni Jesus na tinanggap natin ngayon at atin naman itong ibinabahagi sa iba. Amen? Pananampalataya ang nag-udyok sa mga tao na mag-desisyon sa mahirap na desisyon. Para sa mga taong walang pananampalataya. No, nagdesisyon ang bala na ibibigay niya ang kanyang tinapay sa kanyang bisita. Pero kapatid, siya rin ang saksi. May napapansin ba ako, lingkod ng Diyos? Ang sisidlan ko ba na kinuhaan ko, may laman na naman. Amen. Yung pong deklarasyon na sinabi po kayo, si, ayaw ka mag-alala kasi si mami maraming pira. Hallelujah! Opo, mga kapatid, akala talaga ng tindahan ang dami kong pira. Kaya hindi man ako nagbabayad ng tag-50, tag-20-20. Ang bayad ko po'y tag-1,000. Dami pira si mami. Sabi ko, salamat po Diyos. Sabi ko, ay! Ito lang po ang binigay ng Panginoon. O, ito lang muna. Ay, okay lang po, auntie. Ikaw, yung ano, kailangan ko pa ng okay lang ba sa'yo? Ay, upo, magsabi ka lang, Mads. Luya. Anong ka sa loob nila magpautang sa akin? Wala akong negosyo. Wala akong sweldo. Wala akong sahod. Yun ang magpautang sila sa akin, sige. Luya. Yan ang himala. Hindi na uubusan si mami. At ako po tinatanggap ko yon. Alam kapatid, sabi ko, nung tinanggap ko ang hari, kailanman hindi ako binigo. Mag 13 years na po tayo. Magtiwala po tayo. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. As long na tayo po'y nasa Panginoon at may salita tayong tinanggap, lakaran lang natin ang ating naririnig na salita. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka lang magtutula, aawit kang salita mo'y tapa at
totoo. Salita mo'y nararanasan ko. Amen? Hallelujah! So sa Panginoon, ako nagpapasalamat sa kanyang provision sa atin. Bukas, flowing ba tayo? Hallelujah! Flowing, flowing. Magdala ng mga para may kabuluhan. Palas, sakop, baldi. Na ating tingnan kung naubos na ba ang graba sa flowing bag. Hindi man naubos, kahit anong gawin, ay ang daming magagamit para sa pagsiminto ng flowing bag. Sisiminto po natin ayon po sa ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Una po yung sa intro na yan, para po yung ginawa ng Panginoon sa pamagitan ninyo sa inyong mga kamay ay hindi na masisira. Amen? Maliban na lang kung kanya pong ipapasira. Pero po, ang atin pong obserbasyon na kung ito po'y nakasiminto, hindi po siya matitibag. Amen? Hello? Kaya, pananampalataya ang nag-udyok sa mga tao noon para talikdan, limutin ang sarili at sumunod sa salita na siyang pagkain ng kaluluwa. Amen. So mga anak, ulitin ko po yung pangungusap na ihandog na si Jesus. Si Jesus hindi nag-alala. Sabi niya, Lord, Ama, pag ibigay ko itong buhay ko, paano na ako? Hindi siya nag... Sabi niya, Ama, ang aking espiritu ay sa iyo na. Kaya nga mga anak, sa ating pong pagtitiwala sa Diyos, sa ating pong pagtatalaga, sa ating pong paglatag ng ating mga saluubin sa Diyos, hindi po tayo mawawalan ng para sa atin. Basta po ating tiyakin na ang lahat ay maaring magagawa ng Diyos kung kanyang mamarapatin. Huwag kang mawala ng pag-asa as long na may kapwa ka. Kaya't mapalad ka na niregaluhan ka ng komunidad, kasi kung meron ako, sino ang bibigyan ko? Sino ang tiyak na address kung wala akong bayan? Amen? So napakahalaga ng bayan. Sabi po ng awit na isang makabayan, ang bayan ko'y tanging ikaw. Ikaw lang talaga ang bayan ko. Pilipinas kong mahal ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Diba? So saan ka maglilingkod? Sa bayan mo. Laging maglilingkod. Laging pagpalain ang bayan sa pamagitan ng kakayanan at kaloob na meron ka. Amen? Kapatid, ang liit lang ng kamuting kahoy dyan, pero blessed na blessed niya. Ay, kaganda talaga ng kamuting kahoy daw. Unlucky. Hallelujah. Amen. Opo, sabi niya talaga kanina, sabi ko, ay, hindi lang yan, may kamuting kahoy na rin na nahiyasik dyan, hindi pa lang pinatuko. Sabi niya, ang galing, ang ganda sa Panginoon, salamat, kasi nagbigay ng lakas at binhi, naglagay din ng kakayanan na mag-isip para hindi tayo po, ano po, hamakin. Kasi nandito na tayo, maraming lupa pag hindi tayo nagtanim. Mabuti na lang yan, mabless natin sila ng mga kamuting kahoy. Amen? Hello? Pananampalataya ang nag-udyok kay Moses na itatag niya ang Pasko. Sapagkat iniutos sa kanya ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ng anghel ang mga panganay na naroon sa bahay ngayon. So mga anak, ang tinutukoy ko po, ang gawain ng Diyos ay kanyang iniatang sa ating mga balikat at kamay sa pangalan ni Jesus. Napakasarap. Dito lang tayo gumagawa, pero tago sa langit ang epekto ng ating mga gawa. Nakita po natin? So ang ating katiyakan ay hindi lamang physical, kundi po ay eternal assurance. Ito po'y dahil tinanggap natin ang salita ng Diyos na siyang naging tao na tinawag na Jesus. Siya po ang tinapay na walang karo
kalamihan at walang pagkukunwari o walang libadura. Ang walang libadura na tinapay ay sumisimbolo. Dapat i- sumisimbolo po sa kalinisan at katapatan ng buhay. Amen? So gusto kong magtibayin kayo, mga nagipista, mga kasalo ko, nilinis na kayo. Magtapat kayo. Magtapat kayo sa inyong pinaglingkurang Panginoon, Jesus Kristo. Sa inyong pagsunod na may katapatan sa buhay na kanyang iniwan at binigay sa iyo, buhay niya ang ibinigay, buhay niya ang gamitin mo ngayon. Kaya magsasabi ka, hindi na ako ang nabubuhay, kundi siya ang nabubuhay sa akin. Amen? Hello? So napakahalaga na atin pong ipahayag, ipatotoo na ang buhay na meron tayo ay walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi ka na natatakot na mawala ng harina o maubusan ng bigas, maubusan ng langis. Basta ito'y pantugon sa kapwa. Amen.